need somebody like me. This is the fundamental analysis of SMPH ending 3Q of 2022. So ako guys, kahit wala akong balak bilhin si SMPH, tinitignan ko pa rin siya and ina-analyze ko pa rin siya together with SM. Kasi nga, yung dalawang yan, they're the two flagship company in the Philippines. Bakit ko sila tinatawag na flagship company? Kasi in terms of market valuation, kapag pinag-combine mo sila, they're worth 2 trillion in market valuation sa ating index. Eh, yung index natin, ang current market cap nila, pag in-add mo silang lahat, is around 8.7 to 9 trillion. So, out of that 8.7 to 9 trillion of market cap, yung 2 trillion na yun, guys, kinukuha agad ng dalawa. So, yung dalawang yun, guys, kapag in-add mo silang dalawa, 22% na kagad yung weight nila sa ating index. Kaya malayong influensya nila sa paggalaw ng index natin. Kaya pwede mo silang tawagin na bullish indicator, na kapag maganda yung performance ng dalawang yan, pwede nilang buhatin yung index natin. And it's the same thing na ginagawa ng mga analyst sa US. Kung sa US naman, ang tinitignan doon is yung performance ni Apple and Microsoft. Na yung dalawang yon, kapag maganda-ganda yung performance nila, most likely bullish yung magiging kalalabasan ng kanilang index, which is the S&P 500. So in this video, we're going to take a look at the fundamentals of SMPH and see saan siya magandang bilhin that can give us that desired 10% year-on-year for the next few years. Here's the growth overview for SM. Revenue, still down. Obviously, natamaan doon ang pandemic and nagtatry siyang mag-recover. Net income, still down. Pinaka-highest niya is 38 billion nung pre-pandemic. So, yan yung target niyan, guys. Na with its current trajectory, baka most likely, baka next year na niya matarget to or mahigitan. Assuming, walang mangyayaring recession. Okay. But so far, mukhang wala eh. Kasi SM, pwede mo siyang tawaging signal for consumer confidence. And makikita mo na, di ba? They're growing their profits. So, it looks like marami pa rin gustong bumili doon ng mga material na bagay, services, and foods. Assets still growing. Liquid assets growing. FFO per share. A little bit flat. Na it looks like malapit na niyang mahigitan yung ganyang pre-pandemic. So there's an issue in liquidity in the short term, but in the long term, I think they will be able to cover it on their current trajectory. Pero ito yung ano dapat, dito sila babalik. 26 billion or 274 billion noong 2019. Shares outstanding seems to be flat and debt to EBITDA is 5.5. So ito, kailangan bumalik siya dito. Maglalaro siya slightly above 3, pero much better kapag below 3. Checklist for the company. So, the company is not cheap right now, trading at a very expensive multiple. Despite the growth rate niya is napakababa. So, bakit ganon? Kasi because of the branding. And madaming bumibili sa kanila na mga institutionals, fund managers, di ba? And kapag bumagsak yan, job security na rin nila yon, di ba? Ba't pangit yung performance mo? Eh, pangit performance ni HM eh. Di ba? Unlike kapag bumili ang mga fund manager na yan ng mga hindi kilalang mga company or walang strong brand, kapag bumagsak yon, mahirapan silang magpaliwanag. So, liquidity issue on the short term, ROIC 4.2%. That dividend payout is 3.65 billion, kapiranggot lang. So, na-focus siya right now on growth. And that's an equivalent of 0.36% of dividend yield. Kapiranggot na lang din no, kasi mataas na lang din siya nagtitrade eh, na in terms of multiple. That's also one of the reason. Pero tong 3.65 na to, napakadaling mayaran, kapiranggot lang. So yung mga ganito guys, na kapiranggot lang magbigay ng dividends, dapat yan, mag-grow talaga yan moving forward. Di ba? Yun yung panlaban mo dyan. Otherwise, kung hindi sila mag-grow and namimigay pa sila ng pangit na dividend payout, di ba? Yun yung pangit.
Quarterly performance, revenue, net income, FFO, lahat pataas. Dividend yield, pababa kasi di ba siya nakaka-recover yan yung pre-pandemic. So, namimigay pala siya dati ng 10 billion. Okay, so that's ganun pa rin eh. Slightly above 1%. Ito yung kanyang dividend yield history, 1%, 0.54, 0.23, 0.29. Kuripot talaga guys. Ngayon, the company's trading at a high multiple. So, ako usually nire-reduce ko yan to my desired multiples. And the company right now is growing 1.75%. If that's the case, 17.75. On a quarterly growth rate, 2.36%, 18.23. And on a bargain prices option, 16.43. Right now, the company is still grossly overvalued and I think needs to correct to 16 to 17 na price, which is siyan siya nag-dip nung pandemic. Unless naniniwala ka sa brand name ng SM and you think magte-trade talaga siya at a high multiples for the years to come, then 28.38 still overvalued dito pa yan guys. And then lastly, this is my PDF or one pager na PDF analysis. Na ito guys, sinesave ko to on a Google Drive para later on my sponsors of the channel can revisit these stocks on a certain quarter and they can do some comparison. And of course, you can become part of my growing sponsors of the channel. And if you do that, you'll get some exclusive perks and some additional perks na I'm trying to do moving forward. And ito, mga tools ko lang to na ginagamit mismo para mapadali yung pagre-research ko ng stocks. Para madali yung aking diversification process. Para madali paano magpaikot ng stocks. Things like that. So, may mga nangihingi sa akin neto, guys. Ayoko nga. Nagginabang ko yan eh. Ingin mo lang. And that's it. That's my analysis of SMPH. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.